ibang may laman na gold bar, assessment 481. Panibagong mga sign na naman ito, mga kids. Sign ng kasamahan natin kung saan pinasa ni sir sa akin. Kaya mabibigyan natin siya ng mga simpleng assessment reading. Gabay payo kung ano ang ibig sabihin ng mga sign sa area niya. Kaya umpisahan na natin. Ibalik muna natin dito dahil dito ko pala nakuha ang pamagat. Lalo na sa may-ari ng mga sign na ito, makinig kang maigi sir. Kung ipasok natin ito sa Japanese treasure code natin, base sa pagkahugis ng batong ito, signal sign yan or nagsisignal ito na may cave or cueva sa lugar. Pag mga sign na parang alanganin na pagkaoblong, bilog, cueva talaga ang tinutukoy niyan. At idagdag pa natin sa pinakaibabaw niya, may parang naka-engrave na klaro. Lapitan natin. Ayan siya, mga katits. Diyan ko nakuha ang pamagat na gold bar. May laman na gold bar ang cueva dahil nagsama-sama ang hugis na ito. Ulitin natin para maintindihan ni sir. Pinakahugis ng bato at i-plus pa natin ang engrave na ito. Nako, sigurado parang pabox. Sigurado talaga pag natamaan ni sir ang cueva na yan sa ilalim. Meron at meron talagang laman dahil dito pa lang sa sign na ito. Pero lapitan natin or i-top view natin para makita natin kung ano ba talaga ang pagka-engrave niyan. Ayun, klaro. Halatadong gawa ito ng tao dahil siya lang ang butas. Parang deform na pagka-box. Oblong, hindi pala bilog ito. Oblong ang hugis niya, mga kapits. Cave talaga or cueva talaga ang pinapahiwatig sa batong ito. Ang tanong, saan makikita ang sinasabi niyang cueva? Maghanap pa tayo ng mga supporting sign sa batong ito para malaman natin kung saan ba talaga ang cueva na yan. Kung mapapansin natin, ito lang ang pinakaano niya. Parang biak sa gilid, sa kabilang gilid, wala. At mapapansin rin natin sa bandang gilid niya, halatadong tinapyasan, binawasan. Ilipat natin sa kabilang larawan. Ayun, malamang ang travel order nito sir or ang area na tinutukoy nito nasa unahan lang sa parting yan or ditong or dito na side. Kasi ang napansin ko, ito lang ang pinaka biak sa gilid, oh. Maiksing tunnel or short tunnel na nasa area na yan. Hindi magkalayo ng mga 12 meters. Pero ganun pa man sir, sukatin mo ang lalim ng butas na ito para makuha mo talaga ang exact location ng distansya. Ayan, yung parang crack or butas na ito. Ayan, ipalagay natin ang lalim niyan ay isang pulgada papasok sa loob. Palagi kong sinasabi sa inyo, mga katits, isang pulgada, 1 inch. Isulat natin para maintindihan ni sir. 1 inch equals 5 yards, 5 yarda. Ayan, kung isang pulgada ang lalim nito sir, pero kung 2 pulgada, eh magdagdag ka, maging 10 yarda ang layo. Ayan, nagdidepende basta ang ano dyan, kung kalahating yarda, di 2.5 yards lang, kung kalahating mali pala, kung kalahating pulgada lang pala ang lalim nito. Ayan, kung kalahating pulgada, di i-convert mo ng 2.5 yards. Ayan, ang distance sa digging spot na nasa harapan. Kasi wala akong nakitang ibang butas sa gilid or travel order sign niya.
nandyan ang sarapan. Basta sukatin mo ulit, ay sukatin mo, i-review mo ang lalim ng butas na yan. Ang isang yarda, i-convert mo ng, ang isang pulgada pala, i-convert mo ng limang yarda. At ilipat natin dito sa kabilang larawan. Parang iba ata yung batong ito, iisa lang ba? Kasi kung iba sila, another supporting sign na naman ito na parang oblong, parang iba ata to, ibang bato. Meron at meron talagang cave dyan sa lugar mo na, sir. Kasi lahat ng mga bato dyan, mga style pa, oblong. Pero kung may metal detector ka, sir, pwede mo ring i-detect ang batong ito, baka may laman. Pwede. At basagin mo pag tutunog dyan ang metal detector mo. Ganon din dito. Mga supporting sign niya na may cave ang lugar. At dito naman tayo sa kabila. Kung mapapansin natin ang batong ito, i-side view muna natin. Sa pinaka-side view niya, parang style upuan, may paganyan. Ibig sabihin pala nito, sir, mayroong lumang kahoy. Madalas nara or mulabi sa harapan niya, sa baba niya. Kung hindi ako magkamali, pag ganitong klase ang ginawang sign sa lugar. Ganyan, parang upuan. Deform na pagka-heart. Sa harapan, hindi magkalayo siguro ng mga 10 to 20 meters. Mayroong sa gilid or sa harapan, mayroong nara dyan or mulabi na kahoy, lumang mulabi. Andyan malapit ang entrada ng tunnel papunta sa kuweba sa ilalim. Basta ang ganitong sign kung ginamit ito ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan dyan sa lugar na nagbaon sila ng kayamanan. Pag ganitong klase ang mga pagkahugis niya. Ganyan. Kaya i-review mo, sir, ang area mo kung mayroon talaga or mayroon talagang mulabi malapit dyan sa batong yan. At dito naman tayo. Kung mapapansin natin, parang bukol-bukol. Pero ito lang ang sign na nakalagay dyan. Medyo maghanap ka pa dito, sir, ng ibang mga sign na nagsusuporta sa ibang sign sa paligid. Mga naka-engrave. Ilipat natin dito sa kabilang larawan. Ito naman, another pabilog na naman. Tulad ng nauna pa rin, parang paoblong, hindi sila magkalayo. Ganon pa rin ang tinutukoy ng sign na ito. Kasi mapapansin natin, mga katiits, parang may pa-box, bilog, another cave din, cave or hole, butas. Ayan, dahil ang kuiba, mga katiits, butas yan sa ilalim. Nagsasabi siya na may box sa loob ng kuiba. Hindi magkalayo ito dito sa nauna. Asan yung nauna na reading natin ito? Ayan. Iisa lang ang ibig sabihin nila sa batong yun at saka ito. Dahil sa may butas at ang hugis ng batong ito. Halos nagtutulong-tulungan talaga ang mga sign sa area. Ayan, iisa lang yan. Ulitin ko ulit. Butas at hugis ng bato. Cave or kuweba na may laman na box sa loob. Ayan ang ibig sabihin sa batong yan or meaning. At dito naman tayo. Ah, ito yung nasa upuan. Ibalik natin yung sa upuan. Sa bandang harapan niya, mayroon palang naka-engrave. At ilipat natin. Ayan yung naka-engrave. Parang sinadya talaga tinapyasan ito. Tapos flat dito. Ah, okay. Kailangan mo muna mag-down, sir. Pero may tinutukoy siyang pointers, oh. Itong butas na ito. Bantayan mo ito, sir, kung saan nakaharap ang butas na yan. Hindi naman masyado malalim. Nasa kalahating pulgada lang atang lalim nito. Hindi magkalayo ng mga 3 meters. Diyan sa harapan, maghanap ka ng ibang sign kung ano ang mayroon dyan. Pero may sinasabi na siyang daanan ng tunnel, oh, pa down. Down muna. At dito naman sa bandang taas niya. Ano to? Mga guhit. Ah, okay. Sinasabi niya ay here. Nandito.
nandito ang daanan. Pero ang area na tinutukoy niya ay nasa harapan. Base dito sa sign na ito, ulitin natin, nandito ang daanan ng tunnel. Nandito ang daanan ng tunnel. Itong tatlong ito, isa, dalawa, tatlo, tatlong pagka-engrave. Daanan ng short tunnel. Ang lugar na tinutukoy niya ay nasa harapan lang. Hindi magkalayo ng, palagay mo, 3 meters. Pero mas maganda pa rin, maghanap ka ng ibang sign na nagsusuporta. Balik natin sa mismong harapan niya. Kasi ang area na tinutukoy dyan ang harapan, no? 3 meters, malapit lang. Mapapansin din natin ang ano na to, guhit. Ang guhit nito, masyado klaro. Parang ay, bar down. Parang binar down. Sign ng bar down ito, eh. Itong guhit na ito, pinaguho. Ayan. Baka mayroon nga ang daanan ng tunnel. De, sir, diyan sa harapan, hindi magkalayo ng 3 meters. Malapit lang sa batong ito. Maghanap ka rin ng ibang sign din sa paligid na magtuturo diyan sa area na yan, sa harapan niya. Mga ibang sign na nagsusuporta. Kasi ang pinaka meaning talaga ng mga sign mo, karamihan talaga ang tinutukoy cave, kuiba. Pero bago mo maabot ang kuiba sa ilalim, may mga daanan ng tunnel yan. Tapos malaking butas. Yun ang pinapahiwatig sa mga sign mong ito. Ayan, isa lang, mga oblong, daanan, tunnel siya. Pagdating sa ilalim, may kuiba. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment reading natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang kasamahan natin at mahanap niya ang target sa area niya. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.